Wagas na pagpapahalaga. Taon na may taglay na kinan ng isang pilak. Taon na kay sirap balikan, gunitain at bigyang pagkilala. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po si Miss Jan de Jesus. Ako naman si Miss Babes Gordo na malugod kayong tinatanggap sa ating pagdiriwang na gabi ng pasasalamat at pagbibalikhando. Tunay na espesyal ng gabing ito para sa ating lahat. Kaya naman isang karangalan ang makasama sa pagdiriwang na ito. Ngayong gabi ay ating sasariwain ang makulay na 25 taong pagkakatatag ng Elizabeth Seton School South. Sa ngalan lahat ng bumubuo ng ating paaralan, mga pinagpipitak at administrador, mga kagalang-galang na panauhin, mga magulang at mga kawangi ng paaralan Elizabeth Seton School, lubos ang aming pasasalamat sa inyong pagdalo at pakikisa sa napaka-espesyal na gabing ito. Napansin niyo ba na pinaghandaan ng bawat isa ang gabing ito? Tunay na kumikinang ang kagandahan ng mga kababaihan at syempre litaw na litaw din ang pagiging maginoo ng mga kalalakihan. Kaya batiin natin ang mga katabi natin at sabihin, kay ganda o kay kisig mo ngayong gabi. Ay, ganda mo ngayon, gabi. Ikaw again, Miss Jump. Kay ganda mo. Maraming salamat. Ang daming nagagandahan at nagwagwakungan. Talagang pinaghandaan. Oo, diba? Hindi matatawanan ng mga damit. Talagang pinaghandaan. Totoo ka dyan. Kaya naman, atin nang simulan ang mahalagang programang ito sa pamamagitan ng isang panalangin na pamumunuan ni Sister Michelle Adaya mula sa opisina ng Setonian Mission and Catholic Identity. Inaalayahan po ang lahat na magsitayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, you are the source of every blessing. We thank you for blessing us to celebrate this wonderful occasion, the 25th anniversary of Elizabeth Seton School South. At this special time, we give you thanks for all of you who are here present, and all of those who have contributed to the life and success of this school throughout the 25 years. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Marami pong salamat, Sister Michelle. Upang formal na simulan ang ating programa at ibahagi ang kanyang pambungad na pananalita, ating pasalubungan ng malakas sa palaksakan ang ikalawang presidente ng Elizabeth Seton School, Dr. Roberto T. Borromeo. Sa lubos kong ginagalang Dr. Josefina Suarez, Ginang Evelyn Alido at kanilang mga kapamilya, mga opisyal ng DepEd at iba pang sangay ng pamahalaan, mga kasama ko sa management team ng Seton, mga guro at kawani,
mga opisyal ng PTA at Family Council, mga natatanging panauhin, magandang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan ng pamunuan ng Elizabeth Seton School, malugod ko kayong tinatanggap sa ating pagdiriwang na ika-25 taon ng pagkakatatag ng Seton South Campus. Ang buod ng pagdiriwang na ito ay para magpasalamat una sa lahat sa buong may kapal sa mga biyaya ipinagkaloob sa Seton Community mula nang ito itinatag hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, tayo ay nagpapasalamat at nagpupugay kay Dr. Suarez at kay Mrs. Evelyn Alido and the late Mr. Alido dahil sa kanilang dakilang misyon na ibahagi sa mga taga Cavite ang mataas na antas ng Catholic education na nauna nang naibahagi sa Las Piñas. Salamat din sa mga guro, administrators at kawani na nakibahagi sa layuning itso at sa mga magulang na taos-pusong sumuporta sa mga adhikain at mga gawain. Marami din salamat sa mga taga-DepEd at local government para sa kanilang support. Sa gabing ito, nais nating magdiwang dahil matagumpay na lampasan ng Seton South ang mga balakid at pagsubok na hinaharap ng mga nagsisimulang pribadong paaralan. Sa mahigit na 20 dekada na pagharap sa mga hamon, maluwalhating nakapagbahagi ang Seton South na mataas na kalidad ng Catholic education. Isang matibay na katunayan nito ang paggawad ng Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities, or PASCO, ng pinakamataas na antas na third level accreditation noong 2018. At kamailan lang, natanggap na natin ang resulta ng kanilang reaccreditation visit noong Abril at tayo nabigyan ng 5-year reaccreditation na may visa hanggang May 2028. Ang ating mga programs, academics, co-curricular, spiritual at mga kaakibat na struktura at physical plan para may isabuhay ang school mission, management and physical facilities at mga benepisyong natatanggap ng mga guro at kawani ay kinilala rin ng accreditors. Congratulations at maraming salamat sa lahat na kibahagi sa gawain ito. Sa ating pagdiriwang at pagsasaya dahil sa pagkilalang ito at sa ating mga tagumpay, huwag nating kalimutan na patuloy ang hamon sa bawat isa sa atin na gawin ang nararapat para sa integral development ng mga mag-aaral na ipinagkatiwala sa atin. We cannot rest on our laurels. Sa harap ng mga hamon na hinaharap ng mga nasa edukasyon sa panahon na post-pandemic, patuloy tayo magsumikap upang ibahagi ang ating talino, oras at kakayahan para matupad ang ating adhikain to form Setonians who learn, lead, serve, and difference, and make a difference sa kanilang buhay at sa kanilang kapwa. Sa tulong ng bawat isa, lalo na ang ating mga magulang, tayo ay patuloy na magtatagumpay. Maging inspirasyon natin lagi ang vision ng ating mga founders at ating isabuhay ang values ng ating patron saint, Mother Seton, na faith, love, and selfless service sa darating pang mga araw at taon. Happy anniversary and a pleasant evening, everyone. Ang dedikasyon, visyon at tapang upang sumugal na magpatayo ng isang paaralan sa Cavite bago pa magkaroon ng kahit na anong uri ng development sa lugar na ito noong 1998 ay talagang karapat dapat hangaan at bigyang pagkilala. Muli naming inaanyayahan ang presidente ng Elizabeth Seton School, Dr. Roberto T. Borromeo, upang parangalan ng mga ating mga dakilang founders, ang
ating school treasurer, Mrs. Evelyn V. Alido. At ang ating President Emeritus, Dr. Josefina V. Suarez. Isa pa pong masigabang palakpakan para sa ating mga families. Hindi lamang dahil sa naitaguyod ninyong paaralan, kundi dahil din kayo ay sumisimbolo ng katatagan at kagalingan ng mga kababaihan at ang importansya ng pamilya. Sa mga kwento ninyo namin napulot na sa pagsisikap, konting sakripisyo, pagmamahal sa pamilya at pagdarasal ay malayo ang aming mararating. Tama ka dyan, Ms. Graves. Kaya muli, marami pong salamat, Ms. Alido at Dr. Suarez. Dasal po namin ay patuloy na kagandahan ng inyong kalusugan at kaginhawaan sa pamilya. Inaniyahan po ang lahat na magsitayo. Ilagay natin lahat ang ating sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Panginoon, kami ngayon ay nagtitipon upang maibalik ng lahat ang pasasalamat sa iyong kapatid. Salamat sa pagsasama-sama sa amin bilang isang pamilya, binuo at pinatatag mo sa loob ng 25 taon. Salamat sa patuloy ng pagbibigay sa amin sa pagkain aming kailangan upang pagkunan ang aming lakas. Bendisyonan mo po ang aming pagsasalo sa amin ito sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Mrs. Malabag. Maaari na po magsiupo ang lahat. Para po sa ating mga bisita na nasa VIP tables, kayo po ay hahainan ng pagkain sa inyong mga mesa. Ang tables 4, 5, 10, at 11, maaari na po kayong pumunta sa buffet table. At para naman sa mga kawani ng paaralan, maghintay lamang po na tawagin ang bilang ng inyong mesa. Hindi namin ipaalala na tayo ay merong photo booth sa labas para sa video natin sa video ito. Inahayahan namin ang mga grupo na gusto kong makuha ng litrato na kumilang art.
Sa atin. Sa puntong ito, nais nating bigyang mukha ang isa sa mga pinaka-importanteng boses na kahit nalas natin noong narinig sa mga pasilo ng ating paaralan. Sa selebrasyon natin ngayong gabi, nais naming bigyang pagkilala ang kaunaw na ang punong guro ng Elizabeth Seton School South, si Ginang Pilarcita M. Halu. Para po sa kaalaman ng lahat, si Miss Larcy ay ang pinakaunang empleyado ng Elizabeth Seton School. Mula pa 1976, ay kabahagi na siya ng paaralan bilang katuwang na guro noon ni Dr. Suarez sa preschool. Noong 1998, nang naituguyod ang ESS South Campus, siya rin ang naanayahang maging punong guro nito. Itinuturing siyang isang sandigan at nanay ng ESS South family. Inatawagan po namin si Binibining Janet Lim, Presidente ng Faculty and Staff Association ng ESS, upang ihandog ang mga bulaklak ng pasasalamat para kay Ms. Larcy. Muli po isang masigabong palakpakan para kay Ms. Larcy. Maraming salamat po, Ms. Larcy! Sa bahagi ng programa natin ngayong gabi ay higit pa natin pagtitibayin ng pagiging kabahagi ng bawat isa ng Elizabeth Seton School South. Tinatawagan namin si Ms. Frances Ann A. Samson, Director ng Human Resource Development and Strategic Communications, upang pangunahan ng ating ceremony. Sa pag-alaala natin na pagkakatatag ng ating paaralan, ay sabay-sabay din natin bunutahin ang ating kontribusyon bilang mga kawani. Ngayong gabi sa pagdiliwang natin ng 25th anibersaryo ng Elizabeth Seton School South, tayo ay magbigay-bugay sa mga kasamahan natin na unang tumaguyod ng ating paaralan. Sila ng mga sumibulo ng henerasyon ng mga kawani na nagbigay daan para sa kung ano man at sino man tayo ngayon. Sila na ang pundasyon kung bakit tayo kinilala sa komunidad bilang isang maulad na institusyon na nakakahulma ng mga estudyante, magagaling, masisikap at makadus. Mula sa kanila, tayo naman ang magpatuloy ng vision at mission ng Elizabeth Seton School South. Inaanyayahan namin magsitayo ang mga kawani ng Elizabeth Seton School South.
malayo na ang ating darating at ang ating malayo na ang darating ng ating paaralan at marami ng hatikain ang ating mga natupad. Ngunit tayo ay nag-uumpisa pa lamang sa ating pagtanggap at pagkabit na bilang na simbolo ng 25 taon ng ESSL, tayo ay tumatanggap ng hamon upang ipagpatuloy ang paglingkod sa ating institusyon na may pananampalataya, pagmamahal at paglilingkod na walang paglingkod. Ipinapaalala ng mga sagisan na ito ang ating commitment upang ipagtaguyod ang mga paniniwala ng ating paaralan sa lubos ng ating kakayahan. Naway isuot natin ang mga simbolong ito na may damal at buong pagmamalaki. Para sa ating mga nandaang tagumpay, mga kasalukuyang hamon at mga tumuhin sa na hinaharap, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang bawat isa. Isusunod namin mga kawanin ng ESS South ang PIN na ito. Maraming pong salamat, Miss Ann. At para naman po sa aming mga bisita, makakatanggap din po kayo ng PIN bilang souvenir ng ating selebrasyon. Muli, malakas na palakpakan po para sa ating lahat. Maaari na po tayo ng CEO po. Hi, Miss Chan. Parang ang sarap sa pakiramdam, ano? Oo, oh, parang suot-suot na pin. Parang naging ibang tao ako ngayon. Parang naging kagalang-galang tayo-galang. Ayan. Okay. Christian, napaka-espesyal ng pin na ito. Sa tuwing sinusuot natin ito, matatandaan natin, nakabahagi tayo ng isang napaka-importante milestone ng Elizabeth Seton School. At hindi ako lalo pa natin ramdam ang pagiging Seton yan dahil dito, lalo na napanatili natin ang PAASCO Level 3 status. Sa pagkakataong ito, konting pagpapasiglang bilang naman tayo. Ang selebrasyong ito ay para sa ating buong komunidad. At hindi ito makukompleto kung hindi din naman sa tulong ng ating mga magulang na patuloy na naniniwala sa alikain ng ating paaralan. Tama, Miss Babes. Pero kakaiba din, no, ang ating mga magulang sa ESS South. Isa sa mga pinagpapasalamat natin ay ang pagkakaroon ng isang family council na napaka-supportive. Mula, sa umpisa, sila ang naging katuwang ng paralan upang may isaayos ang lahat ng proyekto at programa ng institusyon. Patunay dyan, ngayong gabi, sila pa ang magpapaunlak sa atin ng kanilang mga kahanga-hangang talento. Wala nang patumpik-tumpik, mga kaibigan ng mga pinagmagunang at kawangin ng paaralan sa pangunguna at pangangasiwa ni Ginoong Dante Vargas.
naman natin kung bakit talentado at napakahusay ng mga mag-aaral ng Seton. Totoo! Yung palang pinag-aaral na lang. May pinag-aaral na. At saka may pinag-aaral pala yung mga mag-aaral. Ms. Holly Gugna, Ms. Lisa Zarnin, Ms. Madonna Darlo, Victoria Phoebe Suarez, Ms. Rhea Castillo, Ms. Emily Malaki, at si Ms. Joanna Bonsillo. Mula naman sa mga kawalan ng SSL, Ms. Gloria G. Medina, Ms. Janet Lim, Mr. Semi Galasmines, Mr. Jomar Medina, Mr. George Zaragoza, Mr. Jerome David Tan, Mr. Christian Lin Apod, Mr. Fernand Padua, Mr. Jeremy Moncada, Mr. Noah Francisco, at Dr. Roland Nino Adoncillo. Maraming po salamat! Para kailangan natin ng repeat performance, no? Sa darating na kami. Parang si Semi Soler lang. Ayan, alam niyo lamang sa mga mag-aaral, pati na rin sa mga magulang at kawanin ito. Bigyan po natin muli ng isang masigabong palakpakan ang ating mga mananalo. Ayan. Palapit na po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Kaya inaanyayahan si Ginoong Ferdinand Alido, Direktor ng Finance at Technology Management, upang pangunahan ang ating ceremonial toast. Isang magandang gabi sa ating lahat. Natili po ako para mabahagi ng konting words and thoughts sa ating celebration ngayong gabi. Dahil tayo ay nagsa-celebrate ngayon ang ating 25th anniversary, gusto kong magbahagi ng isang kwento. So, sino nakakaalala ng Nokia? Ang Nokia, noong 1990s, ang pinakasikat na cellphone. Diba? Sa ibang estimates, ang Nokia mayroong 80% share sa markado noon. So, anong magsabihin ng 80% market share? 8 out of 10 is probably a Nokia. So, sa laki ng market share ng Nokia, walang mag-iisip na may tatalo dati sa teleponong yun. Diba? Pero noong January 2007, may nag-announce na magkakaroon ng bagong klaseng telepono. Diba? And that was the Apple iPhone. So, bakit ko nabanggit ngayon itong 25th anniversary ng ESS South? Ang ESS South ay ang kanunahang eskwelahan sa Cavite na merong PAAS School Level 3 accreditation. Tayo lang ang may ganitong karangalan sa buong Cavite. Tayo ay nasa magandang lugar at pwede nating sabihin na tayo ay nasa luklok at tuktok ng ating mundo. Hindi sa pagiging negative, pero dapat natin tandaan ang kasabihan. The only job you start at the top is digging a hole. So, bakit nga ba tumuob ang Nokia? Noong 2016, nagkaroon ng press conference ang Nokia bago sila makuha ng Microsoft. Ang huling sinabi ng kanilang CEO na si Stephen Elop was, "We didn't do anything wrong, but somehow, we lost." Masasabi natin na ang pumatay sa Nokia ay ang hindi pagsabay sa pagbabago. Nung lumabas ang smartphone, hindi nila natanggap na may malaking pagbabagong nagbabadya sa industriya nila. At hindi nila ito, at itong napag-iwan sa kanila. Sinabi ni Albert Einstein na the measure of intelligence is the ability to change. Sa halos lahat ng sitwasyon na nananaig ay ang pinakamabilis maka-adapt sa pagbabago. Ituloy natin na itong ating anibersaryo ay simula ng bagong yugto para sa ating lahat. Let's all continue to learn, lead, serve, and make a difference. So here's a toast to Seton South. Seton South! Seton South! Another
25 years or more, Miss Jan? Siyempre, more yun. Let's celebrate. It's all right.
We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, all right. All right.